A wonderful and blessed day to everyone. Welcome to the Covenant Word of God, the preaching telecast of Bread from Heaven Christian Fellowship's media outreach program. We are a community of worshipers of the Triune God, image bearers in identity and impact, and it is a great privilege and honor to share with you, the viewer, solid biblical truths that will help us to rest in the finished work of Christ, to rejoice in His presence, and to revere our God. Isa sa mga pinaniniwalaan natin bilang Covenant People of God ay ang katotohanang tapat ang Diyos magpakailanman at ang kanyang kabutihan ay hinding-hindi magbabago. Bilang tugon, sama-sama po nating awitin ang kabutihan ng Diyos. Walang hanggan ang iyong biyaya, buong buhay hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa paghimbing, aawitin ko ang kabutihan. Siyang gabay sa kasakitan, at nariyan ka sa gitna ng kadiliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama, at ako'y buhay sa kabutihan. Abut.
sa isang video clip na may kinalaman po sa kaguluhan sa Ukraine, isang ina na karga-karga ang kanyang bunsong anak. Ang kanyang asawa po na isang doktor ay naiwan upang ipagpatuloy ang kanyang paglilingkod bilang isang doktor. Sa nasabing interview, ang sabi po ng nabanggit na ina na tatawid papuntang Poland, "I was not surprised," ang sabi po niya. At ang sabi pa niya, "It is just a matter of when." Ako po naniniwala, mga kapatid, lahat po tayo may mga kanya-kanyang gera ng buhay. Sa mga kapatid nating kasama natin ngayong umaga, handa ba tayo na harapin ang tinatawag nating gera ng buhay? Sa mga kapatid natin dito sa sanctuary, nakikita ba yung ating mga kapatid dito sa loob ng sanctuary? Alam natin, mga kapatid, it is just a matter of time. Dito po sa Bread from Heaven Christian Fellowship, ang sabi natin, it is sooner or later. Hindi po ba? Pero ang higit na tanong, kung dumating po ang gera ng ating buhay, ang tanong ay, magtatagumpay kaya tayo? Ako po naniniwala, mga kapatid, anuman ang gera ng buhay natin, ginugusto natin at lalong gugustuhin natin na tayo po ay magtagumpay. At sa ating pong call, sa tinatawag nating covenant headship, higit po sa lahat, ginugusto ng ating Diyos na ito ay ating mapagtagumpayan. Kung kaya't ngayong umaga, sa ating pong pagkapatuloy ng ating pag-aaral sa nabanggit na pangunahing tema, nais ko pong pag-aralan ang paksang in the fulfillment of our task to covenant headship. Mga kapatid, tandaan po natin, tanging Diyos ang sa atin ay nangako. Samahan po ninyo ako na buksan ang ating Biblia sa Aklat ni Josue, Kabanatang 1, mula sa talatang 1 hanggang talatang 9. Josue, Kabanatang 1. Ganito po ang sabi sa Magandang Balita, Biblia. Pagkamatay ni Moises na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moises, "Patay na ang lingkod kong si Moises, ngayon humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa iyo ang lahat ng lupaing iyong mararating. Ito ang magiging hangganan. Sa hilaga ay ang kabundukan ng Lebanon, sa timog ay ang disyerto, sa silangan ang malaking ilog Euphrates, at sa kanluran mula sa lupain ng mga Hiteo hanggang sa dagat Mediterraneo. Walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng patnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa iyong mga ninuno. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sundin mong mabuti ang buong kautusang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta." Manalangin tayo, mga kapatid.
Tunay nga pong aawitin namin ang iyong kabutihan. Sapagkat ang iyong kabutihan, hindi lamang habang kami nabubuhay, ang iyong kabutihan ay magpakailan-kailan paman. Kaya naman po ngayong umaga, ipahintulot mo po na mangyari ito sa bawat isa sa amin. Papagtagumpayan mo po kami, Panginoon, anuman po ang mga gera, mga challenges na hinaharap namin sa aming mga buhay. Sa kaluluwalhati po ng iyong pangalan, dalangin po namin, Panginoon, ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating pong mga talatang nabasa, malinaw po na ang pinapangarap na pangako ng bayang Israel ay matutupad na. Ito po ay nangyari humigit kumulang ng taong 1406 BC na kung saan ang bayang Israel po ay nasa eastern side ng Jordan River. Pag sinabi pong eastern side of the Jordan River, wala pa po sila sa Israel. Kinakailangan po nilang tumawid ng ilog. At sa nabanggit na pagtawid, ito po ay hudyat ng pagsasaya. Ito po ay hudyat na yung kanilang pinapangarap ay abot kamay na nila. At dito makikita natin sa kabila ng mga takot, sa kabila ng mga pag-aalala, sapagkat prior po sa nabanggit na pagtawid, nagkaroon po ng pagtitiktik na kung saan yung 12 spies ay paunang isinugo sa nabanggit na lugar. So sa kabila ng takot, nilakipan pa ng kalungkutan sapagkat si Moises na kanilang nakasama sa loob ng 40 years ay wala na. Sa gitna ng pag-alala, sa gitna ng kalungkutan, sa gitna ng takot, mga kapatid, it is good to remember ang kabutihan ng ating Diyos. It is good to remember, mga kapatid, na merong naunang commitment ang Diyos sa atin. Nakakalungkot po kasi kapag tayo po ay binabagyo ng iba't ibang mga challenges sa buhay. Ang sabi natin, Lord, naglingkod naman ako sa iyo ah. Lord, naging tapat naman ako sa iyo ah. Di ba Lord, inialay ko ang sarili ko sa iyo? Nakalimutan natin mga kapatid sa gitna ng kalungkutan, sa gitna ng pag-alala, sa gitna ng takot, naunang naghayag ang Diyos ng kanyang pangako sa bawat isa sa atin. At ang nabanggit na commitment ng Diyos, mga kapatid, ay katiyakan na tayo ay magtatagumpay. Amen po ba? Atin po palapakan ng ating Panginoon. Ganito po ang sabi ng ating Panginoon kay Josue, chapter verse 2. Ang sabi po, ngayon humanda ka at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog patungo sa lupaing ibibigay ko sa kanila. Sabi din po sa talatang 3, gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Napansin po ninyo mga kapatid, hindi kayo nagkamali ang Diyos. They are still on the eastern side of the Jordan. They are not even yet sa tabing ilog ng Israel. Ano po? Wala pa sila. Pero malinaw pong sabi ng ating Panginoon, ibinigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing mararating ninyo. Meron ng prior commitment ang ating Panginoon. Mga kapatid, sa ating pagtupad, sa ating call to covenant headship, totoo po, very challenging, hindi po ba? Hindi nagiging madali para sa atin. Minsan nakikita natin na ang layo ng ating family as far as yung isang magandang modelo
ng isang covenant family ang ating pinag-uusapan. Lalo na kapag nakikita natin ang pag-uugali ng bawat isa sa loob ng ating pamilya. Pero sa sitwasyong ito, mga kapatid, malinaw na ang Diyos mismo ang merong prior commitment. Siya mismo tinitiyak sa atin na sa ating pagtupad ng may pagkatapat sa ating call to covenant headship, makatitiyak po tayo na tayo ay magtatagumpay. Ang tanong siguro, mga kapatid, ano-ano ang mga commitment ng Diyos upang matiyak na tayo ay magtatagumpay? Sa ating pong pag-aaral ngayong umaga, meron pong tatlong commitment na mag-aakay sa atin upang tayo ay magtagumpay sa ating pagtupad, sa ating pagkatawag sa covenant headship. Ano-ano po itong mga commitment ng ating Diyos? Una, mga kapatid, in the fulfillment of our task to covenant headship. Unang commitment ng Diyos, siya po ay nangako na sasamahan tayo at hindi tayo iiwan. Balikan po natin ang ating teksto, verse 5. Walang makatatayong sinumang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. May gera man o wala, smooth man ang takbo ng buhay, masaya man, may trabaho man, may pandemic. Ang sabi po, walang makatatayong sinumang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paanong ako'y sumakay Moises, ay gayon ako sasayo, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Ang tanong, marahil mga kapatid, ano itong commitment ng Diyos na hindi tayo iiwan? Bakit natin sinasabi na ito ang mag-aakay sa ating pagkatagumpay? Sapagkat alam natin, posible na kasakasama natin, halimbawa ang ating mga mahal sa buhay, pero hindi sa lahat ng panahon. Lalo na kung ang ating mga anak ay naglalakihan na. Minsan nga kahit bata, nawawaglit sa ating paningin. Hindi po ba? Well, dito po makikita natin, hindi lamang ito po ay personal commitment ng Diyos. Makikita din po natin na ang nabanggit na personal commitment ng Diyos ay permanent. Muli po balikan natin. Sasamahan kita gaya ng patnubay ko kay Moises. Malinaw, mga kapatid, meron pong personal commitment ang Diyos sa atin. Sasamahan kita. Pero hindi lamang po yun. Hanggang kailan? Papaano kung merong gera ng buhay? Papaano kung merong darating pang pandemic sa dati na mga panahon? Malinaw po na ating makikita sa nabanggit na talata, kalakip ng kanyang personal commitment ay yung kanyang permanente na pangako na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Anong sabi po? Hindi kita iiwan ni hindi pababayaan man. Ang Diyos na sa atin ay tumawag, mga kapatid. Maganda na iisipin po natin, mahirap man tumupad sa ating call, siya na tumawag sa atin ay merong personal commitment. Ang sabi ng ating Diyos, sasamahan kita. Pero hindi po nagkatapos doon. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Meron po siyang permanente na pangako sa bawat isa sa atin. At kung atin po titingnan ang Mateo 28, very clear, mga kapatid. When? Actually, is for eternity. Hanggang sa dulo ng daigdig. Kaya naman sabi po sa Hebreo 13 verse 5,
sapagkat siya rin ang nagsabi sa anumang paraan, hindi kita papagkukulanganin, sa anuman, hindi kita pababayaan. Ano pat ating masasabi ng buong tapang? Ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. Nagiging mahirap po ba sa atin ang ating matapat na pagtupad ng ating call to covenant headship? Nagiging mahirap po ba tumugon doon sa panawagan ng ating simbahan na nangangailangan ng mga volunteers, iba't ibang mga ministries ng ating simbahan? Kailangan po ng ating multimedia ang inyong availability, mga kapatid. Bakit? Sapagkat malinaw, mga kapatid, kalakip ng call ng ating Diyos ay yung kanyang pangako. Hindi lamang personal na pangako, kundi mamamalagi po sa atin itong pangakong ito. Kung kaya't hindi po yung kawalang kaalaman sa nabanggit na call ang issue. Hindi po. Ang issue po dito ay manghahawakan po ba tayo na sa Diyos na sa atin ay tumawag, hindi lamang meron siyang personal na commitment, sasamahan kita, kundi meron din po siyang permanente na pangako. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Maaari sasabihin natin, wala na po tayong kakayanang pinansyal para matustusan ang pangailangan ng ating pamilya. Maaaring sasabihin po natin, nagsarado na ang kumpanya at dahil sa iyong edad, wala nang kumpanya na sa iyo ay tatawag at magpatuloy ng trabaho. Mga kapatid, muli ating iisipin, sinasabi ng ating Diyos, I am here right where you are. Saan man tayo naroroon, ano man ang sitwasyon, ano man ang pangailangan, meron po siyang personal commitment. Sasamahan kita. At ang kanyang pangako po ay mamamalagi habang tayo ay nabubuhay. Pangalawang commitment, mga kapatid, in the fulfillment of our task, ating pong tatandaan, hindi lamang nangako ang Diyos na hindi tayo iiwan. Atin din pong tatandaan na ipinangako mismo ng Diyos na His presence sa anumang sitwasyon, sa anumang panahon, sinasabi po ng ating Diyos, ipaglalaban kita. I will fight for you. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Ang tanong siguro, mga kapatid, paano ba tayo ipinaglalaban ng Diyos sa mga gera ng buhay natin? Paano ba tayo ipinaglalaban ng Diyos sa mga hamon ng buhay, lalo na po sa ating matapat na pagtupad ng ating tungkulin? Mga kapatid, minsan ko na po itong nabanggit. Ating pong tatandaan ang call to covenant headship. Ang panawagan ng Diyos na mapabilang sa kanyang covenant family. Ating pong tatandaan, ito po ay hindi dahil sa ating status sa buhay. Ang totoo, hindi naman talaga tayo karapat dapat tawagin. Sapagkat sa standard ng Diyos, lahat po tayo ay nagkasala. Wala po tayong kahit anumang may pagmamalaki upang mapabilang sa kanyang tipan. So ating pong tatandaan, mga kapatid, ipaglalaban po tayo sapagkat nakataya ang pangalan ng ating Diyos dito. Ipinaglalaban po tayo ng Diyos simply because pangalan po niya ang nakataya dito. Pansinin po natin, sa pasimula pa lamang, makikita po natin, ipinakilala na ng Diyos ang kanyang sarili kay Moses. Anong sabi po sa Exodus chapter 3, verse 6? Ganito po ang sabi, ako ang Diyos
na sinamba ng iyong mga ninuno. Sino yung Diyos na sinamba ng kanyang mga ninuno? Diyos ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Malinaw po yung mga kapatid. Hindi po sinabi ng ating talata na kaya tinawag ng Diyos si Moises dahil for at least 80 years mula sa Egypt at sa Midian. At least, nahasa na po siya. Hindi. Malinaw mga kapatid, ang pagpapakilala ng Diyos kay Moises. Ngayon, mapapansin po natin, kalakip ng pagpapakilala ng Diyos kay Moises ay ang pangako na ipaglalaban siya. So, hindi mo pwede ipaghiwalay yung I am the God of your father Abraham, Isaac, and Jacob, and yet that God has nothing to do, powerless sa mga difficulties ng ating buhay. Hindi po mga patid. Kalakip ng kanyang pagkapakilala, naroon po ang pangako na ipaglalaban po tayo. Bakit po? Balikan po natin. Exodus chapter 3 verse 15. Ganito po ang sabi. Sabihin mo sa kanila na sinugo ka ni Yahweh ng Diyos, again, inulit po, ng Diyos ng iyong mga ninuno, ang Diyos nina Abraham, Isaac, at Jacob. At ito ang pangalang itatawag nila sa akin magpakailanman. Lumakad ka na at tipunin mo ang mga pinuno ng Israel. Sabihin mo sa kanilang nagpakita ako sa iyo, akong si Yahweh, again, for the second time, ang Diyos ng iyong mga ninunong sina Abraham, Isaac, Jacob. Sabihin mo ako'y bumaba at nakita ko ang ginawa sa kanila ng mga bayang Ehipsyo. Ipaglalaban tayo mga kapatid sapagkat pangalan ng ating Diyos ang nakataya po dito. Ang nakalulungkot lang mga kapatid, alam natin that He is our God who is in heaven. And the God who is in heaven is worthy of our praise, worthy of our service. And yet, hirap na hirap po tayong tumugon sa kanyang call. Alam natin na siya ang Diyos na dakila at banal. And yet, simpleng pagkatagumpay, hindi natin magampanan. Lalo na kapag ang pinag-uusapan ay yung mga challenges ng buhay. Nakalimutan natin mga kapatid, kalakip ng kanyang name, kalakip po nun yung pangakong ipaglalaban po tayo. Well, parang mahirap ma-imagine. Halimbawa, ang pangalan ay Perfecto. Hindi po, huwag tayo po lumayo. Jabez, hindi po ba? Oh, familiar sa atin yung pangalang Jabez. Ano po? Pero alam natin, ang sabi ng kanyang ina, yung pangalang ibinigay sa kanya ay larawan ng paghihirap, yung larawan ng kamalasan sa buhay. Minsan, tayo mismo, pangalan mo Victorio and yet you are loser. Hindi po ba? Para ang hirap i-reconcile. Ang pangalan mo Alexander, pero wala. Pero kung ito po ay totoo man sa tao, hindi po ito totoo sa Diyos. Makikita natin mga kapatid, kalakip ng kanyang covenant ay yung kanyang pangalang I am the God of your father, Abraham, Isaac, and Jacob. At kalakip po nito mga kapatid ay yung kakayanang ipaglaban po tayo. Minsan kapag tayo po ay nasa job-like situation, ay nakikita tayo yung ating paghihirap. Kung ating po titingnan mga kapatid, very clear, ang nakataya po dito, hindi yung pananampalataya ni Jacob. Ang nakataya po dito ay yung katapatan ng Diyos kay Jacob. At nakita po natin, hanggang sa huling sandali, hindi po nagbago ng pagkilala si Jacob sa kung sino ang ating Diyos.
Siguro iniisip natin mga kapatid, iba naman si Moises, Pastor. Hindi po ba? Pero makikita natin mga kapatid, mismo ang Diyos. Makikita po natin sa kanyang pagkapakilala naman kay Josue, ipinakita ng ating Diyos na siya ang Diyos ng kanyang amang si Abraham, Isaac, at Jacob. Pansinin po natin ang verse 3, gaya ng aking sinabi kay Moises. Malinaw po yun. Gaya ng aking sinabi kay Moises. So balikan lang natin yung sinabi ng Diyos kay Moises. Anong sinasabi ng Diyos kay Josue? I am the God of your forefather. Ang sabi po dyan, verse 5, gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Malinaw po yung mga kapatid. Just as I, ano po, dalawang beses niyang ginamit. Just as I with Moses. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Mga kapatid, maaari, mabibilang natin sa ating kamay, isama na natin ang ating paa, ang ating kaalaman who God is. Pero huwag natin kakalimutan mga kapatid, kalakip ng kanyang pagiging healer, yung kanyang power na ipaglalaban tayo kapag tayo po ay merong karamdaman. Yung kalakip ng kanyang pangalang provider, atin po tatandaan. Sabi ko nga po, maaring yung kanyang provision hindi sa panahon mo. Pero tinitiyak ng Diyos, yung kanyang pangalang pagiging provider, may kalakip na pangako. So, maaring sa iyong anak, at sa iyong magiging apo. Yun ang pangako ng ating Diyos. Huwag po nating ihiwalay mga kapatid. Sapagkat sa kanyang katapatan, merong naunang commitment ng Diyos. Ipaglalaban po tayo. Pero ating pong tatandaan, ipaglalaban po tayo base sa kung sino ang ating Diyos. Lumago po tayo at lalo pang lumalim sa ating pagkakilala sa ating Diyos. So para ano pong ating napag-aralan? Sabi natin, sa ating pong matapat na pagtupad ng ating call, una, ang Diyos po ay nangako na tayo ay sasamahan, hindi tayo iiwan. Ang Diyos din po ay nangako na tayo po ay ipaglalaban base sa kung sino siya. Ipaglalaban po tayo ng Diyos. Pangatlo, mga kapatid, in the fulfillment of our task to covenant headship. Tinitiyak po sa atin ng Diyos. Tutupad siya sa kanyang tipan. Tutupad siya sa kanyang tipan. Muli po, balikan natin ang ating teksto. Ang sabi po sa verse 2, ngayon nga'y tumindig ka, tumawid ka sa hordang ito. Ikaw at ang buong bayang ito. Pansinin niyo po sa verse 3. Bawat dakong tuntungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo. Tapos sabi po sa verse 9. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni Mang Lupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay suma sa iyo saan ka man pumaroon. Ako po naniniwala mga kapatid, doon sa panahon na kasakasama niya si Moises, hindi lamang sabi natin pong lumalim ang kanyang kaalaman sa kung sino ang ating Diyos. Ako po naniniwala sa mga panahong ito na kasakasama ni Josue, si Moises. Alam po niya ang katapatan ng Diyos sa kanyang salita. Kaya naman, pansinin natin sa verse 10 ng Josue, chapter 1, nang magkagayoy, nag-utos si Josue
sa mga pinunong bayan na sinasabi, kayo'y magdaan sa gitna ng kampamento at mag-utos sa bayan. Maghanda kayo ng baon sapagkat sa loob ng 3 araw ay tatawid kayo sa hordang ito upang yumaong ariin ang lupain. Dahil po ba sila ay may kasanayan sa pakikipagdigma? Dahil po ba meron silang kahandaan para ipaglaban ang nabanggit na lupain? Anong sabi po? Verse 11, na ibinigay sa inyo ng Panginoong ninyong Diyos upang ariin. Very clear, mga kapatid. Nang hawakan si Moises sa katapatan ng tipan ng Diyos. At mapapansin po natin sa kanilang pagtawid, so kanina paghahanda, nung sila po ay pagtatawid, again, nang hawakan si Josue sa salita ng ating Panginoon. Ang sabi po, at sinabi ni Josue sa mga Israel, sa mga anak ni Israel, magsilapit kayo at dinggin ninyo ang mga salita ng Panginoon ninyong Diyos. So, sa kanilang paghahanda ng hawakan si Josue sa katapatan ng tipan ng Diyos, nang sila po ay tumawid, hindi po nagbago nang hawakan si Josue sa katapatan ng Diyos sa kanyang tipan. Hindi lamang po yun. Nung pabagsakin na nila ang Jericho, again, hindi po nagbago si Josue. Ang sabi po, at nangyari sa 7 nang humihip ng mga pakakak ang mga saserdote, ay sinabi ni Josue sa bayan, magtatagumpay tayo! Yung pang sabi ni Josue, hindi po. Humiyaw, bakit? Sapagkat ibinigay na ng Panginoon ang inyong bayan. Ano yung kanilang pagsigaw? Ibinigay na ng Panginoon. Sumisigaw po sila, no? Ibinigay na ng Panginoon sa inyo ang bayan. Mga kapatid, in our fulfillment, in our faithful fulfillment ng ating call to covenant headship, tandaan po natin mga kapatid, may nauna ng commitment ng Diyos. Wala kang pwedeng ipangtapat sa katapatan ng Diyos sa kanyang tipan. Kaya naman mga kapatid, pansinin po natin kung paano kinulos ni Josue ang kanyang aklat sa chapter 21 verse 45. Ganito po ang sabi, Josue 21 verse 45, walang nagkulang na isang mabuting bagay na sinalita ng Panginoon. Kaya hindi ka takataka kung bakit sinasabi ng ating Diyos, pagbulay-bulayin mo ang aking salita, hindi lang po kapag ka kumbinyente po tayo. Ang sabi, pagbulay-bulayin mo saan? Sa umaga at saka sa hapon. Pagbulay-bulayin po natin. Kaya naman sabi po ni Josue, walang nagkulang na isang mabuting bagay na sinalita ng Panginoon. Lahat ay nangyari. Kaya naman po ang encouragement sa atin, ang sabi po sa Hebreo 10 verse 23, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa. Bakit po? Sapagkat tapat ang nangako. Tapat ang nangako. Ano ang mga commitment ng Diyos sa ating mga patid, sa ating matapat na pagtupad ng ating call? Nakita po natin na meron siyang 3 commitment. Una, tinitiyak ng Diyos sa atin, sasamahan po tayo. Hindi tayo iiwan ng ating Panginoon. Sa kanyang commitment, mga kapatid, hindi lamang tinitiyak niya na sasamahan tayo, tinitiyak po niya
ipaglalaban po tayo sapagkat ang nakataya dito pangalan niya. Tinawag ka niya sa kanyang covenant headship. Naalala ko po, doon sa probinsya namin, hindi ko alam kung uso pa ngayon. Actually, hindi ka naman ang isang tao po, hindi siya nakikilala by his or by her name. Nakikilala siya kung sino yung ninuno niya. Ah, anak yan ni... Ganon. Laging ganon. Anak yan ni... Ganon. No? Hindi ko alam kung na-experience yan ng mga kabataan ngayon. Noong panahon namin, ganon. No? Ah, anak yan ni ganito. Ganon. Ang binabanggit yung ninuno o yung tatay. Ano po? Nakataya po ang pangalan ng ating Diyos. Tinawag niya tayo at sa ating matupad na pagtupad ng ating call, tinitiyak po sa atin ng Diyos, ipaglalaban po tayo. Bakit? Sapagkat ang kanyang commitment, mga kapatid, tutuparin niya at mananatili siyang tapat. Kanina, mga kapatid, nabanggit ko po sa atin isang interview. Ano po? Kakailanganin po nilang umalis ng Ukraine at pupunta ng Poland. Naiwan ang asawa, bitbitang isang anak. Ano po? Hindi madali para sa kanila. Sabi nga, ating po tatandaan, it is just a matter of when. Hindi ko po alam, mga kapatid, kung tayo po ay nakararanas ng mga iba't ibang gera ng buhay. Ang tanong siguro, paano natin mararanasan ang katiyakang tayo po ay magtatagumpay? Sa ating pagkatapos, mga kapatid, ang sabi po sa Josue chapter 1 verse 7, magpakatatag ka. Lakasan mo ang iyong loob. Sundin mong mabuti ang buong kautusan. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo iyon araw at gabi. Tandaan mo ang bilin ko. Huwag kang matatakot o mawala ng pag-asa. Mga kapatid, ano man ang hamon ng ating buhay sa ating matupad na pagtupad ng ating call to covenant headship. Una, mga kapatid, magpasakop tayo sa kanyang pangako na hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan. Magpasakop tayo, mga kapatid. Yamang din lamang ipaglalaban po tayo, sumabay tayo sa Panginoon. Panghawakan natin ang katapatan ng kanyang pangako. Magpasakop tayo na meron siyang gagawin. Titiyakin po niya sa ating, mga kapatid. At higit po sa lahat upang makatiyak tayo na tayo po'y magtatagumpay, magpasakop tayo sa kanyang relasyon. Tinawag po niya tayo at ang Diyos na tumawag sa atin, tinitiyak po niya na tayo ay magtatagumpay. Nakakatuwa po, bumabalik na po ang sigla. Ano po? Hindi lamang sa economy. Nakatutuwa po na makita ang ating mga kapatid. Kaya naman, again, yung ating po mga kapatid na nasa kanilang mga tahanan, maging bahagi po tayo ng face-to-face na pananambahan. Pasensya na po kayo. Sa March 19, sa darating pong Sabado, ang ating pong Men and Bread ay meron pong face-to-face na fellowship. At sa March 26 naman po, ang ating pong mga kapatid sa Cluster 2 ay meron din pong face-to-face na fellowship dito po sa ating sambahan. So sama-sama tayo, mga kapatid. Makatitiyak po tayo, napapagtatagumpayin tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Kung ito po'y ating pinaniniwalaan, tumayo po tayo bilang pagkilala na una sa lahat, ang Diyos po ang sa atin ay nangako. Tunay nga po, Panginoon, kami ay nagpapasalamat. Kami po ay nagpupuri, Panginoon. Sapagkat Ikaw ang Diyos, hindi lamang sa amin ay tumawag. Ikaw ang Diyos na sa amin ay nangako. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung ang nakikita po namin ay ang aming commitment. Nakalimutan po namin, mga kapatid, namin, na higit po sa lahat, Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac, at ni Jacob ang sa amin ay nangako. Dahil kay Kristo na sa amin ay tumawag,
biniyaang makilala siya bilang aming Panginoon tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, sa pangakong hindi mo kami iiwan. Salamat po sa pangako ng katapatan ng iyong salita kung kaya't kami ay iyong ipaglalaban. Salamat, Panginoon, sa iyong pangako na mananatili kang tapat. Kaya naman, Panginoon, ngayong umaga, sa pamagitan ng pagtayo ng iyong mga anak, ang aking pong pakiusap, pahalagahan mo ang ekspresyon ng kanilang pagkilala sa iyo. Papagtagumpayin mo po ang bawat isa sa iyong mga anak na narito ngayong umaga. Nakikiisa upang ikaw ay sambahin, papurihan. Salamat po muli. Salamat sa presensya ng Banal na Espiritu sa iyong papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ito po ang aming panalangin. Lahat po tayo magsabi ng amen. Amen. Tayo po'y tumayo para sa ating pangwakas na panalangin. Aming Ama, aalis po kami sa lugar nito at muli maharap kami sa iba't ibang mga hamon ng buhay, sa paaralan, sa opisina, ano man ang aming magiging mga activities, Panginoon, sa madati ng mga araw, mga taong makakasalamuhan namin. Nagpapasalamat po kami sapagkat Ikaw ang sa amin ay nangako. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa katotohanang Ikaw na aming Diyos ay tapat. At sa katapatan mo, Panginoon, ipaglalaban mo kami. Kaya naman ang aming pong pakiusap, Panginoon, tulungan mo po kami na patuloy na magpasako, patuloy na manghawakan, yamang din lamang Ikaw na aming Diyos ay tapat sa iyong salita. Kaya naman, Lord, papasalamat kami sa panibagong pagkakataong ipinahintulot mo na kami na iyong mga anak ay sama-samang sumamba, hindi lamang dito sa aming pong church sanctuary, kundi sa iyong mga anak na sa iba't ibang mga lugar. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa aming multimedia. Salamat sa iyong mga anak, Lord, na walang sawa at patuloy na naglilingkod sa kabila po ng pagod at hirap na nararanasan. Salamat, Lord, sa aming pong music ministry. Salamat po sa leadership ng aming simbahan. Salamat po sa aming bilang ngayong umaga. Salamat po sa iyong biyaya sa mga kapatid naming magdiriwang ng kanilang kaarawan at ng kanilang wedding anniversaries. Higit po sa lahat, salamat sa pagkakataong Panginoong makapaglingkod sa pamagitan ng mga ikapo at kaloob. Gamitin mo po ito sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Sa aming pong pag-alis sa lugar na ito, hayaan mong muli marinig ng iyong mga anak ang iyong salita. At sa katapatan ng iyong salita, Panginoon, manghahawakan po kami sapagkat Ikaw ay tapat. Mga kapatid, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan, paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo, bigyan kayo ng kalakasan, bigyan kayo ng patuloy na pagtatapat at panghahawakan sa katapatan ng ating Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Thank you for watching The Covenant Word of God, the preaching telecast of Bread from Heaven Christian Fellowship's media outreach program. We are a Reformed and Bible-based Christian church located at Concha Cruz, corner Domingo Poblete Street, BF Homes, Paranaque, Philippines. And if you would like to know more about our church, please visit our website www.breadfromheaven.org or follow us on Facebook and subscribe to our YouTube channel. If you would need prayer or counseling or would like to talk to our pastors, please feel free to message us on our social media channels or leave us a private message so we can get back to you. See you again next week and may God bless you and your family.